Ngayong araw, day off ko. Sa isang linggo, isang beses kami mag-off. Pero ang tanong, makapagpahinga kaya kami? Isang araw na day off namin, parang kulang pata. Ito ang buhay naming mga OFW. Pero bago ang lahat, magluluto lang muna ako ng ulamin namin. Ito yung mga pinamili ko doon sa Danube. Carrots, bell pepper, at syempre yung baka. Pero bago natin lulutuin yung kaldereta, lalagain lang muna natin siya para malambot naman. Mga ilang oras kaya yung laga natin dito? Siguro isang oras yung paglaga natin dito para malambot naman. Habang nakasalang yung ating bakang nilalaga, para lumambot, maglaba lang muna ako ng mga dumi kong damit. Sobrang init kahit hapon na. May natira pa palang kanin dito sa rice cooker namin. Hindi ko na fried rice, ipapakain ko na lang to sa pusa dito. Kasing pusa dito sa bahay namin, pero yung nagpapakain kasi dito, nagbakasyon sa Pinas. Enjoy kuya and ate sa bakasyon. Diba, dapat day off, rest day, magpahinga. Pero, hindi. Parang nagtrabaho pa rin ako ng isang araw. Wala eh, wala tayong choice. Isang araw lang talaga day off natin. Pero ang importante, tayo nagkocontrol ng oras natin pag day off natin. Kahit pa paano, makapagpahinga pa rin. At nung tinignan ko yung bakang nilalaga ko, hindi pa malambot. Kaya gagayatin lang muna natin itong mga ingredients natin sa kaldereta. Una natin gagayatin itong bell pepper na green na ito. Ang tanong, saan ko nabili? Malamang sa Danube, nakita nyo na to eh. Isa-slice lang natin siya ng ganito. Hindi ko alam, ganito lang yung pag-slice ko eh. Pero mas kawawa yung mga kadama nating mga kababayan. Kasi nga sa bahay sila. Hindi naman sila makalabas. Siguro meron mga kababayan nating makalabas, maka-day off, makagala. Pero meron talaga mga among stricto kaya hindi sila makapagpahinga. Or hindi sila makalabas. Kaya pasalamat na lang tayo, dito tayo sa labas, makagala. At grabe naman yung sakripisyo kasi ng mga kadamang kababayan natin. Natiis nila yung dalawang taon na walang labas sa bahay. At shoutout sa mga customer naming mga kadama. Minsan sinasama sila ng mga amo nila. Yun yung amo yung mabait. Yung isasama nila yung mga kadama nila sa mga restaurant. Yung tatanungin nila yung yaya nilang, ano gusto mo? Chicken or beef or salmon? Ano gusto mong drinks? Kaya pag may customer kaming ganon, sineservice yung hot talaga namin yung mga ganon. Wala lang, nababaitan lang talaga ako sa mga taong ganon. Kung gumala sa mall, kung kakain sa restaurant, tinadala nila yung yaya nila. Meron nga ako isang follower dati kumain sa restaurant. Tapos, nahiya siya mag-approach kasi doon yung amo niya. Pero ang sabi niya daw, sinabi niya sa amo niya na famous daw ako. Wow. Yun yung message niya sa akin. Nakakatawa lang no, may mga kabayan tayong mga kadama na followers natin. Na nanonood ng vlogs natin. Kahit walang kwenta naman yung mga vlogs natin, pero maraming salamat pa rin. At pagkalipas ng mga ilang minuto, sa wakas, malambot na yung baka nating nilaga. At tara, magluto na tayo ng beef caldereta. At numainit na yung mantika, nilagay ko na rin tong bawang na to. Pag naamoy mo na yung bawang, pwede mo nang ilagay yung sibuyas. Gigisahin lang natin siya. Tapos, ilalagay na natin dito yung beef na sinlice natin. Pagkatapos natin gigisahin, pwede na natin ilagay dito yung tomato paste natin. Wala kasi ako makitang tomato sauce, pero okay na to. Ang sabaw pala na ginamit ko dito, yung pinaglagaan ko ng baka. Nag-add ako dito ng mamasitas na kaldereta, konti lang, konting salt lang, black pepper, at maglagay na rin tayo dito ng konting chili flakes. At pwede na natin ilagay dito yung inugasan nating sili. Add na natin dito yung carrots, patatas, hahayaan lang natin siya mga ilang minuto, hanggang sa lumambot. I-mix lang natin siya konti para maghalo naman ng maayos. At pag lumambot na yung patatas at saka carrots, pwede na natin ilagay dito yung bell pepper. At nung tinikman ko na, pwedeng-pwede na to. Pagkatapos kong maluto tong kaldereta na baka na ito, tatapusin ko muna yung labahan kong nakasalang. Lalagyan na natin siya ng downy para kahit papano mabango naman. At pagkatapos ko pala magluto, naligo muna ako bago kumain. At tara, kauntan nyo. Kasonson, hinahinay lang sa pagtimo, baka mabulunan ka na naman. Masasabi mo talagang, ang sarap. Quality! At ayun mga kasonson, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa aking page. Sa mga bagong followers ko, thank you so much. At sa mga sender ko na star, maraming salamat. At ako si Jason Lasso, aka Kasonson, laging nagpapaalala sa inyong lahat. Huwag mong gawin bukas, gawin mo ngayon. Saludo po ako sa lahat ng OFW. Sa ang sulok ng mundo. God bless you all, mga kabayan. Bye-bye!